Welcome to another vlog. This is Cherry from Edmonton, Canada. So right now, I'm out and about again. Pero dito lang sa neighborhood. Medyo na-excite lang akong lumabas today kasi pagtingin ko sa bintana kanina, napakataas ng araw. Kaya hindi ako nag-sweater right now. It feels like 8 degrees. I tested outside a while ago sa likod bahay. Kaya lang nung paglabas ko, eto biglang kumulimlim. Ayan kasi ang kalangitan right now. Ayan, so medyo a bit chilly, pero sige, okay na yan. Paninindigan ko na ang hindi pagsuot ng sweater. Next night ako lumabas kasi ito talaga yung panahon na inaantay ko kapag yung medyo mainit na tapos hindi mo na kailangang mag-sweater. Kasi very convenient talaga. Tsaka I really don't mind yung tropical weather. Kaya nga nung pag-uwi ko sa Pilipinas noon, hindi ko naman iniinda yung init. By the way, right now is my lunch break. Kakatapos ko lang from a long meeting at work. Kaya I decided to go out. Exercise na din. Tapos meron kaming nilaunch na competition sa work ko. We are all working online. Pero pag summer na ganito, may nilaunch kami na competition about physical activities namin. So meron kaming system wherein nililag namin yung mga everyday physical activity namin. So we were all in different teams, tapos calculate namin all the minutes ng aming activity, and then meron ding sabotage na pwede kang mag-knockout ng minute. Kumbaga yung activity mo, i-minus mo dun sa score ng kabilang team, which is fun. Ginagawa na namin yan yearly. Para lang meron kaming activity, you know, as a team, kahit na we are all working remotely, at least meron kaming activity wherein we get together. Ganyan, ganun lang, simpleng-simple. So right now, I'm on the way to McDonald's. Merong malapit na McDo dito sa amin, so lakarin ko lang. Ayan, maaraw na, sarap maglakad. So bali, ang spring season nagsimula na officially noong March 25. Ano na ba ngayon? May 10? Ano? April 10. April 10 pala ngayon. So, although nag-change-change yung weather eh. Noong mga nakaraan, wala masyadong snow. Although medyo malamig. Tapos nag-snow last week. Tapos natunaw na naman. Itong week na to, napakaganda ng weather. Sunny days almost the whole week. Kaya gusto ko rin samantalahing maglakad-lakad. Kaso parang sa Linggo ba or Monday, parang may snow na naman eh. Kaya samantalahin natin habang maganda ang panahon. Okay, so doon lang yung McDo. Halos kapitbahay ko lang din. Ayan, masarap yung weather kahit na humahangin. Medyo malamig pero kayang-kaya na. Noong bago-bago pa ako dito sa Canada, yung ganitong lamig doon, ginaw na ako. Pero ganun talaga, nag-a-adjust ang katawan natin. So pag matagal ka na dito sa Canada, usually, nagiging favorite natin na yung spring and fall season. Kasi hindi mainit, hindi malamig. So tamang-tama lang kung medyo malamig, light sweater, very convenient. So same thing yung mga anak ko kapag summer. Grabe, natutunaw sila. Kaya nga, problema ko pag bakasyon namin sa Pinas sometime this year. Diyos ko, problema ko yung mga anak ko. Matutunaw sila sa Pilipinas. Pero ako personally talagang I don't mind the warm weather. 12 years na rin kasi kami dito sa Canada. Kaya, ayan, medyo nasasanay na sa lumig. Especially dito sa Alberta. And by the way, kasi wala ding snow. Oh no. Oh my God, closed for renovation ang McDonald's. I didn't know. Ay, bakit? Saan ako pupunta ngayon? Bigo, nag-prepare pa akong lumabas. Saan ako mananghalian? Kailangan ko bumalik ng 1 o'clock agad. Okay, let me check nga. Okay. Alam ko na, dyan na lang ako sa DQ, dyan sa Maytawid. Masarap din sana dun sa, meron ako na-discover ng Chinese restaurant dito sa Granville area. Medyo pa north ng konti. Magbabas lang. Pero the next parang the next area from our area. Ang pangalan ng restaurant is Good Buddy Restaurant. Tapos talagang authentic na Chinese restaurant. Alam niyo yung Chinese restaurant na may mga bilog na table na malalaki na pang family. Tapos may rotating na serving table sa gitna. Yun lang. It's fried rice nila. Sarap din. Next time nga, mag-take din ako ng video doon. Okay, anyways, so walking back, yan lang yung DQ. So dyan na lang ako magla-lunch. So as I was saying a while ago, 12 years na kasi kami dito sa Canada, kaya medyo yung katawan nasasanay na rin sa lamig. And especially dito pa sa Alberta. Although, if you look at the ground right now, Mayo, wala nang snow.
So talagang ngayong taon lang yan, mas talagang because of the El Nino nga, halos walang snow, pero at the peak of winter, halos walang snow, pero nung patapos na yung winter, dun snow ng snow. And then pagpasok ng spring, may mga paisa-isang snow pa rin, pero nagmi-melt din. And right now nga, yan, halos wala ng snow. Noong mga nakaraang taon, pag mga ganitong panahon, may medyo malamig pa rin, magwi-winter jacket ka pa rin, kasi nga kapag maraming snow sa ground, kahit pa maaraw na, malamig pa rin talaga. Okay, so ito lang yung DQ. Dito na ako dadaan. Okay, dito na tayo. Okay, dito na ako mag-lunch sa DQ. I'll just get the honey barbecue with fries. The 4 or 6 pieces. 4 cheese. So dito pala meron silang mga ice cream cake. Okay, let's sit down. Okay, so here's my food. Honey barbecue chicken with fries. Tapos flamethrower ang tawag dun sa tip niya. Maanghang siguro. Tapos may favorite, crush soft drinks. Yan lang, kain tayo. So dito pala sa DQ, dito sa Canada, meron ganito. May dine-in, meron din silang mga burgers, fries, merong mga ice cream. Ang paborito ko dito yung kanilang banana split. Napakasarap. Kaya lang medyo malaki kasi kaya hindi ako masyadong mo-order unless may kasama akong kakain. Medyo manghang yung sawsawan. Nung umuwi ako sa Pinas, napansin ko, may DQ din sa BGC. Pero ang binibenta nila mga ice cream. Okay, kain tayo ng lunch. Init pa. Asang barbecue? Matamis. Okay lang. Medyo mas matamis siya dun sa type ng barbecue na gusto ko, pero it's okay, madaling kainin. Kasi boneless. Maalala ko lang pala, nung bago bili namin yung bahay namin dito, 7 years ago, so naglipat kami after lunch, tapos after ng lipat and everything. So dinner time, syempre wala kaming grocery, wala kaming naka-prepare na grocery, hindi kami makapagluto kahit na nailipat na lahat ng gamit, pero naka-box pa lahat syempre. So for dinner, maalala ko lumabas kami, pumunta kami sa area na ito. Then dito sa DQ na to kami, unang nag-dinner nung bagong lipat kami dito. Dito nga kami upo, ito, pang-apatan, pang-maramihan. Wala lang, bigla ko lang naalala. Taxable na oh. Makikita niyo na yung mga dahon nag-start na mag-sprout oh. Tapos gardening season na ulit. Mga tulips nila oh, tumutubo na. Dun sa garden ko, di ko na-check kung may tumutubo na. Kaya lang mawawala kami ng matagal, sometime in the middle of the year. Kaya baka hindi muna siguro ako mag-garden. Sayang naman, mamamatay lang. Isa, walking back home na. Dito nga ako sa Bakaali, dadaan ngayon. Tuesday pa lang ngayon, pick up day ng basura namin. Kaya ayan, mga nakalabas yung mga basurahan na pick up na kaninang umaga. Ayan, so may access kami dito sa garage. Okay. Okay, asawa ko na sa work. So ito yung garage slash work area. Dito na rin niya ginagawa yung mga hobbies niya. Mga kung ano-anong mga anik-anik na mga abubot. Nandito lahat. Pero yung mga yung marami pa ako i-check dyan. I need to throw them away. Ayan. Pag summer yung asawa ko dati, pag nag-woodworking dito. So kapag summertime yung sasakyan namin nakapark sa labas kasi dito kami gumagawa ng mga activity, either may woodworking siya, dati may ping pong table kami dito, ganyan. Kailangan na mag spring cleaning. Daming kalat dito sa likod bahay. By the way, itong gazebo na to, bagong bili lang namin to kasi nung kakapasok lang ng spring, pumasyal kami sa Home Depot. Nakita namin
Ang mura lang niya. Actually, nakuha namin to ng 1,100 lang. Samantalang. I think, tinitingnan namin to since the past 2 years eh. Ang presyo niya, pag nakikita namin before, nasa around 1,416. So, nung nakita namin nasa 1,100 lang, siguro dahil lang pagkapasok lang kasi ng season. Kaya sinamantala namin, binili na. Ang size nito is 12 by 10. So, medyo pahaba. At least, medyo wide yung coverage niya dito. Kaya nagustuhan namin bumili nung ganitong gazebo compared yung gazebo namin before. Kasi ito permanente na. Tapos kapag ka-winter, at least may cover kami dito. So may area na hindi makapal yung snow. Para hindi rin trabaho na tanggal kabit tuwing spring. Tsaka after fall, diba? Wala pang kaayusan. Hindi pa kami nakapaglinis. So yan, pinapatanggal ko yung mga dami-daming cooler at itong cabinet na to, medyo eyesore. Masaya. So, by summer eh. So, pag mainit-init na yung weather, masarap na ulit mag-barbecue dito, mag-picnic-picnic, magluto-luto. Gusto ko nga rin sanang bumili nung sofa na para dito sa outdoor. Kaya lang, Diyos ko, napakamahal naman. So, tsaka na siguro, a year or 2 years from now, kapag meron ng extra-extra budget. Kailangan talagang extra-extra budget. So, okay na muna tong mga upuan dito. Minsan naman after spring malamok, so may mga time na hindi rin kami masyadong nag-stay kapag yung season na sobrang malamok, so hindi rin kami gaano pagka hindi na malamok yon. Sabi ko nga din sa mga anak ko, pwede nilang invite yung mga friends nila, pwede sila mag-barbecue dito kapag maganda na yung season. So yan, dito sa Canada talagang mababaw ang kaligayahan kapag gumanda na yung weather, masarap maglakad, tapos yan, talagang very important for us yung ganito, merong backyard, merong gazebo para samantalahin ang warm weather. Simpleng kainan lang dito sa labas. So, ganun yata talaga, no? Kasi nung nasa Pinas, parang hindi naman natin ginagawa masyado yung mga backyard barbecue na ganito. Kasi, unless merong mga gathering, ganun, no? Tsaka, dahil siguro sa mainit din. Pero, ganun pala pag nasa malamig ka na country, talagang yung konting window ng panahon na mainit talagang sinasamantala. Na-appreciate natin. Hi guys, so today is Friday. Palabas na naman ako kasi pupunta na naman ako ng downtown para i-return yung old laptop ko. So, na-setup ko na yung bago. Nabura ko na rin lahat ng content ng luma. And now, today is the last day to return it. So, I'm going to downtown. Sasaglit lang ulit ako sa office. Pero hindi pa ako nag-lunch. So, sa downtown na rin ako magla-lunch. Ganda-ganda ng panahon, no? Super sunny today. Tapos, feels like positive 12 degrees. Ganda-ganda ng weather nitong week na to. Kaya sasamantaling ko ding lumabas kasi sa Monday, merong chance of snow na naman. Tapos, magda-drop na naman ang temperature, I think, to 1 degrees, 2 degrees, something like that. Minsan gano'n, nagsisiso lang. May week na mainit, tapos susunod na Linggo, malamig na naman. But I'm so happy again kapag ganitong maganda yung weather, mainit. So, buhay na naman ako. Kasi kapag winter, ayoko talaga ng winter. Eh, lalo ngayon na naka-work from home na ako. So, pag winter talagang nagkukulong lang ako sa bahay. Lumalabas lang ako tuwing grocery, ganyan, or merong importanteng schedule yung mga bata. Or, kung yung talagang sobrang bored na ako sa bahay, sasaglit ako sa mall, ganyan. Pero, recently nga hindi ako nagpupunta sa mall eh. May isang buwan na nga yata ako hindi nagpunta sa WEM. Yeah, punta ulit tayo ng downtown. So, I'm currently waiting for my bus. Ang biyahe papuntang downtown mula dito sa amin is around more or less 55 minutes. Ganyan. Dalawang sakay. Ito na yung bus ko. Going pa lang yung construction ng connection ng LRT from south papunta dito sa west. Okay, so since nandito na ako sa downtown, samantalahin natin kumain sa Misoya. Di pa ako nag-lunch. Tagal na ako hindi kumain ng ramen. Okay, so ito na si Misoya Ramen. Let's go! Okay, so ito yung kanilang menu. Bukome. Magkano na ngayon? Parang pareho pa lang din naman yung rice. Ito yung lagi kong kinakain. Meron ding tong katsu black.
So ito yung mga prices nila. Mga salads and small plates din. Meron pala silang happy hour, 2 to 5 p.m. $10 lang yung ramen nila. Okay, sige. I made up my mind. Ito na nga lang itong Kotsu Black. Kasi yung mga prices nitong iba, yung mga mas basic, nasa 16, 17 din. Tapos kung mag-add ako ng plus $2. So, ganun din. Okay, so here you go. Ito na yung Tonkatsu Black Ramen. Ano to? With black garlic. First time ko itry. Mukhang masarap. Sarap din siya. Although parang mas gusto ko yung isa. Ayan o. Chashu. Tapos may dalawang itlog. Yum yum. Hindi ako masyado makapagsalita kasi nalakas yung music nila dito. Okay. Sige, enjoy ko lang muna yung food ko. Itong chashu nila, napakasarap. Lalo tinos nila yung gilid. Ang napakalasa. Sarap. Okay, so I'm done with lunch. Masarap naman yung ramen pero personal favorite ko talaga yung Tantan Ramen. Yan talaga ang masarap kasi very creamy siya. Itong Tonkatsu Black medyo maalat for my liking. But it's good to try. Ngayon, dahil maalat yung kinain kong ramen, naiisip ko yung halo-halo sa my chicken house. Now we'll see. Pupunta muna akong office. So I think na-mention ko na to ilang beses before. So ito yung dati naming office. Pero nung kakistart ng pandemic, supposedly palipat kami doon sa bagong office namin along Jasper Ave. Kaya lang biglang nag-lockdown. Ayan, tapos nag-pandemic ng ilang taon, 'di ba? So walang gumamit doon sa office, pero running na yung rental doon. So yun nga, ang magandang nangyari nung pandemic is inalaw na tayong mag-work at home. So binigyan na nga kami ng option ay mga gustong mag-work from home for good pwede. Pwede rin mag-hybrid and then ilan sa mga office mate ko na mga ayaw mag-work from home. So, sila yung mga pumapasok dito sa office ngayon. Pero kakaunti lang sila. Okay, sige, drop off ko lang yung aking laptop. Ganda ng view dito sa taas, oh. Okay, so that's it. Drain-up ko lang talaga yung old laptop. So may nakita akong office mate ko, nag-iisa siya. Yun lang. Okay, so what now? Halo-halo ba ako? Kaso parang gumiginaw na eh. Lumalakas yung hangin. Actually, uwi na lang ako. Punta lang ako ng WEM. Kasi I need to buy connector. Actually, adapter pala. From USB-C to USB. Para dun sa bago kong laptop sa work. I'm starting to feel uncomfortable. Eh kasi yung bus stop napakapanghi. Nakakaasa. Kaya sa WEM na lang. Doon na lang ako iikot saglit bago umuwi. Okay, lipat ako ng bus stop. Hindi ako comfortable doon sa bus stop na pinag-aantayan ko doon. Dito rin pala, hindi rin pala okay. Anyways, parating na yung bus ko, number 2. Ayoko na dito, uwi na ako. Yan ang dahilan kung bakit. Kahit namimiss ko pumapasok sa office, ayoko na din. Kasi ang sitwasyon nga dito sa downtown, hindi naman ganun kagandahan. So work from home na lang talaga ako. Okay, so dito na ako sa WEM.
let's go to Apple. Okay, so ito na po ako na yung adapter na kailangan ko. Just waiting for my email to arrive kasi i-reimburse ko to eh. Kasi meron kaming budget sa office na $50 per month. So, anything that we need for our office setup at home, pwede namin siyang gamitin. Since nandito na rin lang ako sa mall, so may mga titignan na rin ako, ikot lang ako saglit, punta ako ng structure. Magtitingin lang ako ng office chair kasi yung sa akin pasira na. Actually maganda ang design ng structure kasi modern at saka stylish. Ito oh, bongga naman. 300. Too much for me. Ito, magkano ito? 139. Ito, makapwede pa. Ay, ito ay nakita ko online. Yeah, gusto ko siyang ma-check eh. Kasi pwede siyang ipa-deliver online. Medyo mababa yung likuran niya. Okay lang. I mean, feels like minimalist. Hindi siya kumakain masyado ng space. Yung maganda sa kanya. Kaya lang hindi ergonomic yung likuran. Sasakit ang likod ko dito. Maghapong ko computer. Ayan, gusto ko pa naman yung design niya kasi medyo minimalist. Tapos fabric to. Tapos parang gusto kong sana yung dilaw na ito eh. Problema, yung likod niya kasi hindi makapal oh. Nafe-feel ko yung kahoy ba, matigas. Tsaka hindi ergonomic. Sana kung medyo pa-curve ng ganyan. Yung lalapat yung likod mo, maganda siya. Mukhang proper office chair ang kailangan kong bilhin. Parang pwede rin. Although parang hindi siya ganun sobrang sturdy. Yung office chair ko sa bahay ngayon, matibay naman. Matibay. Wala pang... Ang problema lang niya kasi yung leather, nagbamakbak na. So, laging ang daming dumi sa sahig. Ayan o. Gusto ko siya kasi stylish. Tapos yung kulay dilaw nga sanang plano kong kuhaanin. Sige, pag-isipan ko. Tapos pwede kong i-refund sa office eh. Para sa aming office budget. Okay, so tapos na ako dito sa structure. Baba lang ako sa Winners. Pagbaba lang dito sa my elevator dito, Winners Home Sense na eh. Check natin kung anong bago ngayon para sa spring collections. Though promise, hindi ako magsha-shopping. Titingin lang ako. Okay, here we go. Winners and HomeSense. Yeah, one of my favorite shops here in Canada. Pero tapos na ako dun sa era ng shopping. May shopping dito. Feeling ko marami yata akong nabili kasi ngayon nagde-declutter na ako. Marami akong dadalin sa Goodwill actually. Yung mga hindi na namin kailangan. Okay, so here, mga pang spring collection. Flower power. Yan o. Mga cushion. Ganda ng colors. Yan, mga pang ano, patio. Diyos ko, medyo nakaka-addict lang talaga dito kung mahilig kang mag-decorate ng bahay. Kung hindi ka magkocontrol, maubos pera ko. Ito palang kailangan ko duvet na pang summer at sya pang spring. Pero hindi ako dito bibili. Meron ako nakita sa QE Home. Isang boutique dito sa WEM. Ito, sarap din bumili dito sa kitchen section, oh. Kano to? 39 lang, oh. Gusto to ng kapatid ko. Kaya lang din naman kami magpapabox. Mabigat naman yung ilagay sa luggage. Next time. Dito pala ako nakakabili ng mga, ano, bed sheets na parang hotel style, hotel quality, yung ganyan. Parang simple lang. Tapos stripes. Yan. So, meron ako nito gray. Ganda rin tong color na to ah. Ito mocha oh. Kaya lang king size. Meron kayang queen? Teka lang. Sabi ko, hindi ako magsha-shopping. Sana wala. Sana walang queen. Sana wala. Wala nga. Okay, moving on. Mahirap na. Baka mapabili ako dyan. Yan, dito masarap bumili ng mga gamit sa kusina. Oh, ang dami. Dito oh, ang dami mga style ng Dutch oven. Minsan may mga naliligaw dito na Le Creuset. Ayan o. Cute, diba? Ayan, no? Ang dami niyang pang patio. Cute din ito. Blue and white. Okay, so ito na ang mga decors. My God. Actually,
Gusto ko magtrabaho dito sa Winners. Part-time work, kung pwede lang. Gusto ko dito. HomeSense specifically. Gusto yung ganito. Mag-ayos na mga products, mga decors. Ito mga black. Ito mga blue ornaments. From India. Cute ng jar na to. And then ito naman, if you want a touch of yellow. Mga gold and white. Ganito na yung mga pang-garden. Ay, teka, parang ang cute na ito. Ayan, a little house. Cute, diba? Oh, cute. Birdhouse pala to. Bongga naman. Oh. Pang-spring gardening. Here's another one, oh. Ang cute. Magkano siya? Ay, napakamura lang. $35. $34.99, no? Diyos mio, kung hindi na ako nagde-declutter. Parang gusto ko nang kunin to. Ay, yung isa pala, yung blue and white. Tapos ito pa. Ngayong panahon na to, masarap din bumili ng damit dito kasi madami pang mga stocks, oh. Mga spring clothes. Daming mga bagong labas. Tapos ang bilis lang nitong maubos. Gusto ko ng ganito, oh. Yung mga tencel denim dress. Yan, oh, napakadami. Okay, so I'm done here. Wala akong binili. Good job. Oh, nagtitipid ako kasi dahil nga may biyahe kami this year eh. So, hindi kailangan ng mga extra expenses kasi mas importante yung uwi sa Pilipinas. Lahat kaming pamilya uuwi. And I'm super excited. Okay, so I think mag-uwi na lang ako ng pagkain. Tsaka pang merienda, pang kape. Parang gusto kong bumili ng cinnamon melt ba yun? Kalimutan ko ang pangalan. Pakita ko mamaya. Tapos, mayroong bagong bukas yata dito na Texas Chicken, which is yung Church Texas Chicken. Meron na sa ano, food court. Yun na lang uwi kong ulam namin. Okay, so naalala kong bumili ng perfume para sa washroom dito sa Bath & Body Works. Yan. Naka-sale sila eh. Sakto. Okay, now on my way to food court. So, ito yung unang food court. Bukas na kaya? Teka lang. Parang wala akong nakikita. Okay, so ito yung information. Tanong ka tayo. Oh my, ito sa kabilang food court. Pagod na ako. Nandito na ako sa kabila. Pero sige. Kasi tinatapat na ako magluto ng dinner para pag uwi ko may dinner na kami. Sain na lang ng kain. Ito yung gusto kong iwing cinnamon melt. Ayun o. Yan, sarap niyan. Biling ko na muna to bago ako pumunta dun sa kabilang food court. Ayan. So may mga ano na sila. Ah, may maliliit. Last na binili ko malalaki. Tapos dito merong mga four dine-in. Oh. Yan yung plain. Ito yung may flavor. Kasi ano ito? Parang cookies in a cup. Yan siya. So, yan yung presyo niya. Ah, so, dalawang klase ito. Yung binili ko noon, ito yung malalaki. Apat lang in one box. This one, smaller. So, 9 in one box. So, itong bilhin natin. Yan. So, here we go. $25 siya. Okay. So, dun nga sa kabilang food court. Yung decor nila for Easter. Ayan o, Easter bunny. Okay, so now I'm here at the second food court. Ayun siya. So, katabi niya yung Prime Time, Doner and Poutine. Tapos, katabi rin niya yung Mice Rib. So, yung washroom lang yung pagitan nila. Ay, masarap din ang ano. Masarap din ang sisig nila dito sa Mice Rib. Favorito ko rin kumain dito. Next time, I'll make a video eating here. Okay, so tara. Mag-uwi tayo ng pang-dinner. Bili tayo ng ano. Bakit? Okay, so ito yung menu nila. Yeah, so naka-order ako ng chicken only 8 piece for $29.99. Okay, there you go. Okay, so it's time now to go home. It's Friday night, time to relax. Pahinga, tomorrow's weekend. So yeah, may dinner na kami at saka pang kape. Okay, so I'm going to end now the vlog here. Thank you so much for watching. And I'm gonna see you again in the next one. Bye!